Okay. Welcome po sa ating YouTube channel, Kuyang Vlogger Motovlog. Yow. Okay. Umpisa na natin. So, salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin. Salamat rin pala sa nagtanong na ano daw ang ano daw ang magandang setting sa gabi? Si Sir Jong Masumpad, ang ating bagong subscriber rin. Yon, katulad nung nakaraan, hindi na kayo maghihirap mag-research sa YouTube o kung saan-saan pa sa internet. Ako na nagpakahirap magpabalik-balik sa laptop ko para makita kada setting kung maganda ang video quality sa gabi. So, sa dinami-dami kong tinest na combination, napakasimple lang pala ng kasagutan sa sa night recording. So, papakita ko na kaagad sa inyo ang bunga ng aking paghihirap sa maiksing video na ito. Turn on na natin. So, umpisahan na kaagad natin para hindi na tumagal. Pahuli na natin ang resolution kasi yan yung pinaka-importante. So, EIS natin, activated, gyro off para hindi masyadong maliit ang viewing angle natin. So, sa exposure tayo, hindi katulad sa daylight, hindi katulad sa araw, negative 0.3 tayo. So pag night viewing naman, night recording, zero lang tayo sa exposure. Sa ISO naman, auto lang tayo. Mahirap kasing tansyahin ang ISO. So auto lang tayo kasi hindi katulad sa mga DSLR. So, kayang-kayang i-manipulate manually dahil masyadong maraming choices ang DSLR. Hindi ka tulad ng action camera, limited. So, auto lang tayo. Auto lang ang ISO natin. White balance, auto, meter, average. Ayan, mga default lang yan. Color, natural. So, papaliwanag ko rin saglit yung ISO. Ang ISO ay ina-adjust yan para sa mainly sa grainy video quality paggabi. Pag napapansin nyo paggabi, para siyang sinaunang video, sinaunang TV na puro para siyang malabo na puro grains. So yan ang nagko-control, yung ISO, yan ang nagko-control sa ganong video quality. Hindi katulad sa exposure, ang exposure, yan yung nagko-control naman sa lakas ng light, ng ilaw na pumapasok sa lens ng inyong mga camera. So, sa main setting naman tayo, distortion calibration deactivated, WDR activated. Yan. So, yun lang. At ang ating pinakahuli, resolution. So, ito ang pinaka magdadala sa lahat ng night recording. Kahit sa anong camera, sa kahit sa anong video recorder.
ang frame rate. Yan. Frame rate lang talaga ang pinaka magdadala ng video quality sa night recording. So, ang pipiliin nyo lang na frame rate ay 60 fps. Pag 30 fps, blurred po yan para kayong nanood ng video ng hapon. So, sa V50X, walang 60 fps ang 4K at ang 2.7. 2K lang ang may 60 fps, 1080 at 720. So, yun lang ang pinaka-importante, 60 fps. So, hindi nyo yan makukuha sa 30 fps kahit na anong combination ang gawin nyo sa mga ISO exposure o kung ano-anong settings. Dito nyo lang talaga yan mainly makukuha sa frame rate. Kung gusto nyo ng 60 fps na 4K, doon kayo sa V50 Elite or V50 Pro. Ang alam ko meron rin yan, 60 fps ang 4K. So, yun lang. Yun lang ang kabuuan ng ating video. Hindi ko na papatagalin para ma-try nyo na kaagad. Ito ang ating camera. Ito ang ilalim. Harap. Yan. Ito ang taas. Yan. Okay. Itong micro USB, yan yung data, yan na rin yung audio. So, para hindi kayo mahirapan research pa. So, yun na po ang kabuuan ng ating video. So, like, share, and subscribe sa ating Kuyang Vlogger Motovlog. And bye.